nagkakilala po kami ni Karay sa lokal po ng Bulintagin, sa distrito ng Santo Tomas, Pangasinan. Siya kasi na nagtatrabaho sa dito sa Maynila, sa Quezon City. Tapos ako naman po ay nadistino sa lokal po nila. Tapos nung nagkaroon ng pandemic, pinauwi siya ng tatay niya doon sa bahay nila sa Bulintagin, sa Pangasinan. Doon muna siya pinastay, parang work from home. Sa picture pa lang, doon sa bahay nila, picture ng graduation niya, nakatoga siya. Tapos noon, inisip ko, saan kaya yung kapatid na yun? Yan, nagkaroon nga ng pandemya, umuwi siya sa kanila. Nakita ko siya kung yung nagkakamali, birthday din ng tatay niya. Which is kung kukumpara natin, kahapon yun, birthday ng papa niya. So mga ganitong sandali din na nakilala ko po siya. Tapos nung nakita ko na siya, siya pala yun. Mahiyain eh. Actually, nung siyempre inimbitan ako ng tatay niya, birthday, hilingin ng panalangin. Tago siya eh. Tago. Parang sulyap ko lang siya nakita, sulyap. Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya't mabubuhay kayo sa loob ng banal na ministeryo, ang ikabubuhay ninyong mag-asawa ay magmumula sa mga biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng pamamahalan ng Iglesia. Lubos mong italaga ang iyong sarili sa pagsasagawa ng iyong tungkulin. Kinilala ko siya ng kinilala habang nagdadalaw sa pamamagitan din ng tatay niya, ng mama, minsan kwentuhan, ganyan. Tapos dumating yung panahon, ipinagpanata ko, tinugo naman ng panata ko, hiniling ko siya at sinulat sa pamamahala na maligawan, yung naaprubahan, hiniling ko siya sa tatay niya na kung maaari, maligawan, ganun, nagsimula, nag-date, nabas kami, sa bayan lang naman kami nakakarating, sa bayan na sa sa parents ng Karay, Karay, Kasita, ipinapangako ko rin sa inyo na mamahalin ko ng lubusan, iingatan ang prinsesa nyo, si Karay.
kalungkutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ipinapangako sa iyo, Karay, mamahalin kita ng lubusan, hindi magkatuwang tayo, hindi lang sa pagdadala ng sambahayan, kundi sa pagdadala ng karapatan natin sa ministeryo.